Sandali ako nanigas sa kinatatayuan ng matanawang pamilyar na larawan. Napadaop din ang kanan kong palad sa aking dibdib. Walang tibok ang patay ko ng puso, ngunit hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko sa harap ng larawan ni tatay. Hindi kasi ako pwede magkamali. Parehong-pareho iyon sa nakita ko sa bahay sa gubat. Ang pinagkaiba na lang siguro ay wala si Tio Diego at Celeste. Hindi ko rin mahanap sa kalooban ng kumukulong galit kahit pa naaalala ko na naman ang mapait na buhay ko kasama si Lola Lucita. Iyon siguro ang dahilan kung bakit napagmasdan ko ng maigi ang larawan ni Tatay Inigo noong sandaling iyon. Tanaw ko ang maputla niyang balat kagaya ng sa akin. Kita ko rin ang kulay kape niyang mga mata na kahawig ng kay Lola Sulag. Napagtantong, ganoong-ganoon nga rin pala ang sarili kong mga mata kapag nakikita ko sa salamin. Ipinid ko pa ang palad sa aking dibdib. Wala talaga ang galit ko. Pero, bakit may lungkot? Ito ba ang sinasabi nilang pangungulila sa mga yakap ng mga magulang? Hindi ko alam. Pero, siguro, malamang yun na nga. Siguro, yun na nga ang kawalan na matagal lang nasa kalooban ko. Ang pakiramdam ng hindi pagiging buo. Pakiramdam na naroroon na bago pa man ako mamatay. Bago pa man ako gawing baboy ni Lola. Bago pa man ako malumpo. At siguro nga ay bago pa man ako magkamalay sa mundo. Napadako ang tingin ko sa malaking banga na nasa tabi ng larawan ni tatay. Katulad na katulad din iyon sa bangang nasa bahay sa gubat. Napaisip ako, kung ang mga abo ni tatay ay nasa bahay ni Tio Diego, ano kaya ang laman ng bangang kaharap ko? Nilapitan ko iyon at tinitigang maigi. Parehong-pareho talaga sa bangang nakita ko na, gawa sa inukit na bato at itim na itim. Mula sa dibdib ko ay inilapat ko sa gilid ng bangang iyon ng palad ko. At agad akong napaiktad nang biglang dumaloy mula sa bangang iyon ang kakaibang pakiramdam. Animoy nayanig ako, ramdam kong nanginig ang daliri ko. Tapos mabilis iyong tumuloy sa palad, palapulsuhan, braso, at sa buong katawan ko. Itinulak ako ng pakiramdam na iyon pati haya sa sahig. Namalayan ko na lang na namimilipit na ako at hindi ko na napigilang mapadaeng. Nagsumigaw habang ipinipid ang mga kamay sa magkabilang sentido. Ang pagkayanig na iyon ay pinuntiriya ang kaloob-looban ng aking kaluluwa. May mainit at makilot na tila nilamu-lamu ko sa loob ng dibdib ko. Animoy pinapakuluan ako sa loob ng napakainit na kawa. Nagpatuloy ako sa pagsusumigaw hanggang sa unti-unti nang kumalmang kung anumang kapangyarihang naglalaro sa akin. Habol hininga akong gumapang papunta sa bandang gilid. Isinandal ang sarili sa nagsisilbing dingding ng malaking puno at hinayaan muna ang katawan na manatiling nakaupo sa lapag. Hingal na hingal at litong-lito. Kumunot ang noon ng maisip na baka pinapakialaman ni Apo Sulag ang damdamin ko. Nagtiim ang bagang ko at sinapak ko ang kinasasandalan. Tumayo. Tsaka tuloy ang naging mabibigat na paghinga ng galit ang kanina ay pagkahingal ko. Ikaganti kita, tatay. Papatayin ko si Apo Sulag. Hindi ko hayaang lusawin ang ulubang yun ang galit ko. Naalala ko ang balak namin ni Tio Diego at Celeste nang mapatingin ako ulit sa larawan ni tatay. Muling ipinid ang palad sa dibdib. At lubusang nagtaka nang may maramdamang tibok. Bakit ako hiningal? Bakit ako nakakahinga? Bakit tumitibok ang puso kong dapat ay patay na? Oras na, Mara. Napapitlag ako nang may magsalita sa bandang bungad ng lagusan ng puno. Lumingon ako at nakita ko si Celeste. Kumabog ang dibdib ko nang humakbang siya papalapit sa akin. Tatanungin ko na sana siya kung bakit may larawan ni tatay sa lugar na iyon. Tsaka bakit may kapareho ring banga. Subalit, tila ba nabulunan ako nang maunahan niya ako magsalita. Nangihina na ng husto si Apo Sulag. Nakahanda nang sumalaki si Diego sa gabing ito. Hinihintay na lang namin kumilos ka, Mara. Tumayo ang dalaga sa harap ko at agad hinawakan ang isa kong balikat. Napasingap ako at napatitig sa kanyang mga mata. Naalala kong bigla ang balak namin ni Tio Diego at Ate Celeste.
Kailangan kong ipagiganti si Tatay Iñigo. Kailangan kong tapusin si Apo Sulag. Kailangan naming wasakin ang itim na batong nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya para siguraduhin hindi na ito magagamit ni Numan. Kailangan masiguradong wala nang makakagamit nito upang paglaruan ng damdamin ng ibang tao. Ang problema ko lang, hindi ko na maramdaman ang matinding galit ko kay Lola. Kasama ba sa kapangyarihan niya yung bumugbog sa akin matapos kong hawakan ng banga? Pinilit kong hukayin ang damdamin ko, pero wala na talaga. Tanging ang mga laala na lang ng mga pasakit na dinanas namin ni Ate Celeste ang nakikita ko sa utak ko. Natatandaan ko kung paano umiiyak si Ate Celeste kapag naaalala si Tatay. Naaalala ko ang sumpaan namin kasama si Tio Checo. Wawakasan namin ang kalupitan ng matandang vampira, ano man ang mangyari. Kaya mo yan, Mara. Kaya mo yan, kapatid ko. Huwag kang padadaig kay Apo Sulag. Natauhan ako nang muling magsalita si Ate Celeste. Kita ko naglalakad na siya palabas ng lagusan ng puno. Unti-unting pumapahalo sa mga anino ang kanyang katawan. Huli kong natanaw ang sandali niyang paglingon sa akin bago siya tuluyang nalusaw sa dilim. Napakagulo ng utak at puso ko nang lumabas ako sa puno. Nagkakandalabo-labo ang kalooban ko. Alam ko ang dapat kong gawin, pero hindi ko na maramdaman ang damdamin para doon. Umihip sa balat ko ang malamig na hangin. Agad kong natanaw ang malapit na ilog at ang mga naglalarong usa sa labas ng malaking puno. Naalala kong ganoon din kami ni Ate Celeste noong mga bata pa kami. Naglalaro sa gubat habang sinasanay ang mga sarili para lumakas. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ko kahit wala akong maramdamang saya sa mga alaalang yon. Saya. Matapos ang nangyari sa loob ng puno, makakaramdam na kaya ulit ako ng saya. Idinaup ko ang magkabilang palad sa dibdib ko at humugot ng napakalalim na buntong hininga. Ninamnam ang sariwang hangin ng gabing gubat. Pinakiramdaman kung paano iyon nanuot sa aking baga at nagpakalma sa aking dibdib. Pinakiramdaman ang tibok ng puso kong hindi ko alam, pero tila ba nabuhay ulit? Nagpalingaling ako sa madilim na kakawyan. Hindi ko maramdaman si Tio Checo at ang kanyang mga alipores, pero dahil sa sinabi ni ate na handa na sila, sigurado akong nasa paligid lang ang mga kasama ko. Muli akong bumuntong hininga at lumakad sa damuhan pabalik sa baryo. Subalit, hindi pa man ako nakakalayo sa may ilog, ay natanaw ko ng tumatakbo si Diego papalapit sa akin. Taranta niyang sinabing, Mara, tara sa bahay. Si inay, naghihingalo na. Agad akong nakaramdam ng pangamba para sa babaeng dapat ay papatayin ko. Mabilis kaming tumakbo ni Diego pabalik ng baryo sa bundok. Habang nasa daan, naisip kong itanong kung ano ba talaga ang nangyayari kay Lola Sulag. Sabi ni Diego, matagal nang manghihina ang katawan ni inay. Hindi na nga kasi siya nakakain ng sapat na damdamin sa loob ng 18 taon. Subalit, maging kami mang mga taga-baryo ay nagtaka rin. Bigla-bigla na lang din kasing bumagsak ng huso ang kanyang katawan itong nakaraan. May alaalang gumuhit sa isip ko. Narinig ko ang boses ni Ate Celeste. Sabi ng kapatid ko, anak ka ng isang may lahing vampira at ng isang may lahing babaylan. Garantisadong manghihina ang isang nilalang na may itim na bato kapag nadikit sa'yo, Mara. Naputol ang pag-iisip ko na magsalitang ulit si Diego. Mabuti at dinalaw mo na pala si Kuya Iñigo. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Paliwanag niya, ang punong iyon daw kasi ang nagsisilbing himlay ng mga abo ng aking ama. Muli ko siyang tinanong kung abo ba mismo ni Tatay Iñigo ang laman ng bangang naroroon sa puno. Tumango naman ang nakababata kong tiyuhin nang hindi tumitigil sa pagtakbo. Lalo akong nalito. Hindi ko na matukoy kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sina Tio Diego ba? O itong si Diego? Inaalala ko ang pananatili ko sa bahay sa gubat. Inisip ko ng inisip ang larawan at bangang naroroon. Nakikita ko sa isip ko na magkasama kami ni Ate Celeste sa loob ng kwarto ni Tatay Iñigo. Nakita ko na palagi namin ginugunita ang mga panahon kung kailan kasama pa namin si Tatay. Biglang kumirot ang ulo ko. Napahinto ako sa pagtakbo at naitukod ang isang tuhod sa lupa. Nilingon ako ni Diego. Nagtanong siya kung anong nangyayari sa akin. Hinilot ko ng madiin ang noo ko.
Takang-taka kung paanong naaalala kong magkasama kami ni Tatay Inigo at Ate Celeste. Paano mangyayari yun? Eh, hindi ko pa kailanman nakakasama si Tatay. Umugong ang magkahalong halakhakan at palahaw mula sa lumang bahay sa baryo. Dinig ko rin ang nangihinang atungal ng isang vampira. Sigurado akong ungol iyon ni Apo Sulag. Nagngalit ang bagang ko nang maisip ang isang tanong. Kayang pakialaman ni Lola ang damdamin ng iba. May vampira rin kayang nakakapaglaro ng isipan. Hinalukay ko ulit ang utak ko. Nakita ko ang alaala kung saan naglalaro kami ni Ate Celeste sa madilim na gubat. Subalit, hindi sang-ayon doon ang mga alaala kung kailan. Naghahatid ako ng mga halamang gamot na gawa ni Lola Lucita. Kailangan ko ng kasagutan. Hindi ko na malaman kung alin ang tunay at huwad sa utak ko. Hindi ko na matukoy kung alin ang totoong alaala ko. Ang buhay ba kasama ang kasumpasong pang matandang pinatay ko? O ang paglaki ko kasama sina Ate Celeste? Teka sandali. Ate Celeste? Kapatid? Pero wala akong kapatid. Unti-unting nalusaw ang alaalang nakita ko sa utak ko. Pinilit ko ang sariling makatayo at agad nagpatuloy sa pagtakbo. Tinago ako ni Riego, ngunit hindi ko na siya pinakinggan. Tuloy-tuloy lang akong tumakbo habang sapu-sapu ang makirot na ulo. Hindi ako makakapayag na mamatay ang matanda nang hindi nasasagot ang mga tanong ko. Sa bakuran ng lumang bahay ay nadatnan ko ang nagtitipong mga taga-baryo. Sabay-sabay silang pumapalahaw dahil nga sa nalalapit na katapusan ng kanilang pinuno. Ang iba namang inalay na ang masasamang damdamin kay Lola ay todo sa paghalakhak. At sa pagkakataong iyon, ramdam ko na kung gaano kapait ang kanilang mga pagtawa dulot ng kawalan ng kakayahang lumuha. Dire-diretso akong pumasok sa bahay at tumuloy sa bulwagan ni Lola Sulag. Naabutan ko siyang nakaupo sa nagsisilbi niyang trono, nakasalampak sa sandalan at halatang nanlalata. Oo, lutang pa rin ang kagandahan ng kanyang mukha at kalmado pa rin ang kulay kaping mga mata. Ngunit, tuyot na ang balat. Hirap na hirap ng igalaw ang mga braso para palapitin ako. Anong mangyayari sa akin? Bakit may mga peking alaalang naglalaro sa isip ko? Anong ginawa mo sa akin? Sumagot ka! Hindi ako nag-aninlang bulyawan ng huklubang harap ko. Napahinto rin ang lahat ng mga naroroon, pati na si Riego na nakasunod sa akin. Naghari sa buong bulwagan ng katahimikan. Subalit, nananatiling kalmado si Apo Sulag. Tinititigan niya ako ng mata sa mata. Napaatras ako ng kumabugang puso sa kaba at napadaop ulit ang palad ko sa dibdib nang maramdaman ang nakakapanibagong pagtibok. Ilang sandali pa, ngumiti si Lola Sulag at sinabing, "Masaya ako at nabawi mo na ang iyong puso, aking apo. Masaya akong nangyari ito bago pa man ako pumanaw. Pero gusto ko lang linawin, Mara. Ako ay may kakayahang umikop at mangialam ng damdamin. Hindi ko kayang paglaruan ang isip ni Numan." Muli ko siyang binulyawan. Tinanong ko kung meron bang kahit sinong may kakayahang gawin ng ganong kasahol na bagay. Kumunot ang noo ko. Napikon ako kasi nginitian na naman niya ako. Naroroon ako at seryosong humingi ng paliwanag. Ngunit hindi mawala-wala ang kanyang pagiging kalmado. Napatitig ako ulit sa kanyang mga mata. Napadiin ang pagkakadaop ng palad ko sa dibdib nang mapansing humihinahaw ng puso ko. Muling kumaway ang nananamlay na kamay ni Lola Sulag. Pinapalapit ako. Narinig kong nagsalita si Riego. Sinabi nitong mas makakabuti kung hindi na gaano magkikilos ang kanyang inay. Subalit ayaw makinig ng matanda. Muli akong kinawayan nito at tinawag. Pilit kong pinipigil ang sarili ko noon sa totoo lang. Pero kusang humakbang ang mga paa ko. Ibig kong sabihin, kusang nagnanais ang puso ko na lumapit at yakapin ang lola ko. Lumapit ako. Lumapit ng lumapit. Hinawakan niya ako sa pisngi. Tinititigan niya ng gusto ang aking mga mata ng malapitan. Pabulong niyang sinabing, "May dugo kang babaylan, Mara. Dugong galing kay Lucita.
Lason ka para sa mga kagaya kong may taglay na itim na bato. Pero mahal kita, Apo. Mahal na mahal. Katulad ng pagmamahal ko sa aking mga anak. Sana alagaan mo ang iyong sarili. Napakabilis ng mga sumunod na nangyari. Naramdaman ko na lang na hinawakan ng mahigpit ni Apo Sulat ang isa kong kamay. Hindi ko man gusto. Bigla na lamang lumabas ang matatalim kong mga kuko mula roon. Napamaang na lang ako ng isaksak ni Lola sa sarili niyang dibdib ang aking mga daliri. At walang ano-ano'y may naramdaman akong masakit. Napakasakit. May isang bilog na bagay na pilit tumutuloy sa braso ko. Gumagalaw iyon at hinahalukay ang kalamnan ko. Napakabilis. Hindi ko napigil na magsumigaw at mapasalampak sa sahig. Nararamdaman kong nagtutuloy-tuloy ang kung anong bagay sa loob ng braso ko papunta sa aking katawan. Tuluyang dumilim ang paningin ko dahil sa matinding sakit. Ramdam ko may mga pumipigil sa mga paa at binti ko habang di ko maawat ang sariling magkikisay. Ang bilog na bagay namang pumapasok sa katawan ko'y tuloy-tuloy na pumunta sa loob ng aking dibdib. Bigla iyong uminit. Uminit ng uminit. Sinisilaban ang puso, katawan at kaluluwa ko. Subalit, ramdam kong tila ba sumasapi iyon sa mismong puso ko. Narinig kong nagkakagulo ang mga tao sa bulwagan. Lumalakas ang kanilang mga palahaw at halakhakan. Isang pakawala ko pa ng malakas na atungal ay tuluyan na rin akong nawala ng malay.